lapit at papuri, alay namin sa'yo. Hindi ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus na sa tayo. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mamanalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala ng iyong anak para sa aming nabuhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pananais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya noong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naklakbay si Saulo patungong Damasco, na siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat, nasubasob siya, at narinig niya ang isang tinig na nagsasalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon?" Tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig." Tugon sa kanya, "Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo, narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makita sinuman. Tumintig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita, kaya siya'y inakay nila hanggang sa Damasco.
Tatlong araw na hindi siya nakakita at hindi kumain at uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po yun, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangingitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinutungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglayang kapangyarihan galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan na ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli ka makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan ang mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang Poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukos sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsayo po muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw din po, Father. Araw ng Biyernes. Araw ng Poong Jesus Nazareno. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Mayroong dalawang magkasalungat na karakter ang ipinapakilala sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Dalawang karakter at sa pamamagitan ng dalawang karakter na ito, mayroong dalawang katangian ang ating paghuhugutan ng aral. Ilan pong karakter ang ipinapakilala sa atin? Ilang katangian? O, dalawa din. Ha? Kaya huwag niyo akong tutulugan. Ano po? Dalawa lang ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sabi mo sa katabi mo, dalawa. Huwag kang matulog. Ayan, okay? Malinaw. Dalawa lang. Mabilis lang po ito. Unang katangian. Ang katangiang nakamamatay. Sabihin mo nga. Nakamamatay. Sa ating unang pagbasa, ipinapakilala sa atin si Saulo. Siya ay isang taga-usig ng mga alagad at mananampalataya ni Jesus. Si Saulo, hindi lang basta-basta inuusig ang mga sumusunod kay Jesus, kundi pinapatay niya ang mga ito. Dahil hindi naniniwala si Saulo kay Jesus at sa mga aral nito, kaya't kung sino ang kanyang makita at makilala na sumusunod at naniniwala kay Jesus at sa kanyang mga aral, pinapatay niya. Hindi lang basta pagpatay ang kanyang ginagawa,
dahil sinikap pa ni Saulo na gawing legal ang kanyang pagpatay sa pamamagitan ng paglapit sa mga punong saserdote at humingi ng kasulatan na pahintulutan siyang dakipin, usigin at patayin ang matatagpuan niyang kaanib ni Jesus. Grabe, no? Nakakatakot. Tingnan mo nga naman, may ganitong klase ng tao. Yung kahit mali ang ginagawa, pinipilit itong maging tama. Kahit kasalanan, pinipilit itong pagtakpan. At kahit paglabag, nakukuha pa itong ibaliktad. Kaya naman, ang ganitong klase ng katangian ay nakamamatay dahil sinisira nito ang anumang buhay o may buhay. Kaya't anuman ang pagsuway at hindi pagkilala kay Jesus at sa kanyang mga aral, nakamamatay. Ang hindi pagsunod at pagkilala sa mga turo ni Jesus, nakamamatay. Ngunit, huwag tayong mabahala dahil mayroong pangontra sa ganitong klase ng katangian. May pangontra sa katangiang nakamamatay at ito ang katangiang nagbibigay buhay. Sabihin mo nga, nagbibigay buhay. Ito po yung pangalawang katangiang itinuturo sa atin. At ito yung karakter na ipinapakilala sa atin ni San Juan sa ating ebanghelyo. At siya ay walang iba kundi ang ating poong Jesus Nazareno. Malinaw. Malinaw po ang sinabi ni Jesus na ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Si Jesus, ang katangian ni Jesus, ang tanging nakapagbibigay ng buhay. Kaya naman sa tuwing tinatanggap natin si Jesus ay nananahan sa atin. Tayo ay nananahan kay Jesus at si Jesus ay nananahan sa atin kung tinatanggap natin si Jesus at ang kanyang mga aral. Kaya naman, ang sinumang tumanggap kay Jesus at sa kanyang aral, sigurado makapagbibigay buhay. Dahil si Jesus, ang pagkaing nagbibigay buhay. Malinaw po ba iyon? Dalawang katangian. Dalawang magkasalungat na katangian. At ganito ang naidudulot sa atin ng isang taong marunong sumunod at magsabuhay sa aral ng Diyos. Nakapagbibigay ng buhay. Dahil ang taong marunong sumunod sa Diyos at sa kanyang mga aral, walang puwang sa kanya ang kasiraan at kasalanan. Ngunit
Sadya naman po na minsan kahit gusto nating makapagbigay ng buhay, may mga pagkakataon na nakakagawa tayo ng mga bagay na nakamamatay. Sabihin na lang natin, ito yung mga dulot ng ating kahinaan at kasalanan. Yung pangangaliwa ng asawa, yung panloloko, hindi ba nakamamatay ng relasyon, nakamamatay ng pagsasama, at nakamamatay ng pamilya? Gusto mo lang naman may umunawa sa'yo. Hindi mo naman talaga gustong manloko. Pero kahit hindi mo gusto, yung pangangaliwa mo pinapatay ang pamilya, pagsasama, at relasyon ninyo. Ganun din yung pagmumura. May mga tao kapag galit, nagmumura. O kaya kapag nagugulat, nagmumura. Hindi ko alam bakit ganun. Ang dami-daming salita na pwedeng sabihin, bakit mura ang sasambitin? Diba? Pero sige na, dahil minsan, dala ng ating kahinaan, yung pagmumura natin, hindi natin alam, pinapatay nito ang ating ugnayan sa tao. Kapag palamura ka, wala nang lalapit sa iyo. O kaya naman, yung pagsisinungaling. Minsan, nagsisinungaling tayo at hindi natin alam ang pagsisinungaling ginagawa natin, pinapatay nito ang tiwala ng tao. E ano pa kung usapin ng pagnanakaw? Ang pagnanakaw, pinapatay nito ang ekonomiya. Kahit sa inyong pamilya, kapag merong magnanakaw, pinapatay nito ang ekonomiya ng pamilya. Sa trabaho, kapag merong nangungupit, pinapatay nito ang ekonomiya ng trabaho. Sa negosyo, kapag ang tindera nangungupit, pinapatay nito ang negosyo. E kahit sa ating bansa, kapag may magnanakaw, pinapatay nito ang ekonomiya. Sadya talaga, minsan mahina ang tao, nakakagawa ng kasamaan at kasalanan na nagbubunga ng kamatayan. Pero may good news. May good news dito. Pwede mong baguhin ito kung pipiliin mong sumunod at tanggapin si Jesus at ang kanyang mga aral. Kung babaguhin mo ang pangangaliwa at sisikapin mong maging matuwid, yung namatay na relasyon pwede pang mabuhay. Yung mga nangungupit o nagnanakaw, kung ibabalik mo ang ninakaw at kinupit mo, maaring mabuhay pa ang negosyo. Maaring mabuhay pa ang ekonomiya ng tao. Yung pagmumura, kung papalitan mo to ng magagandang salita, maaring bumuhay ng ugnayan. Mga kapatid, ang sinasabi sa atin, mayroong katangiang nakamamatay, may katangiang nakapagbibigay ng buhay. Nawa, ang lagi nating piliin at suportahan yung makapagbibigay sa atin ng buhay. Yung katangiang sumusunod sa Diyos at sa Kanyang mga aral. Pero may bad news. Hindi pwedeng pagsabayin ang dalawang ito. Hindi ka pwedeng parehas na nakamamatay at nakapagbibigay ng buhay. Kaya hindi pwedeng ikaw ay makadiyos o naglilingkod sa Diyos, pero pinipili mo
ang nakamamatay. Hindi pwedeng sinasabi mong ikaw ay deboto ng poong Jesus Nazareno, pero taliwas ang turo na isinasabuhay mo. Taliwas ang pinipili at sinusuportahan mo. I'm sorry, hindi po pwede iyon. Dahil ang tawag sa taong ganon, balimbing. Balimbing yung sinasabing deboto pero pinipili ang nakamamatay. Balimbing yung sinasabing makadiyos pero ang ugali at katangian nakamamatay. Mga kapatid, ito po ang aral sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. May katangiang nakamamatay, pero pwede itong kontrahin sa pamamagitan ng pagpili at pagsasabuhay sa aral ni Jesus na siyang tanging nagbibigay buhay. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa atin, ibinibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hiningi natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkos, higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan, na ay pinangako ni Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ganon din ilapit natin sa ating Panginoon ang isang tapat at payapang halalan sa Lunes. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipag-isa sa kanya,
kami rin lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng kanyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
Kayo din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala." Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Mas mong maamang
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inibituho ka namin, aral mo ang namin.